Mapuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san pinagpa. Masiyamit kayo at siya'y pagdangon, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 14th linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, pinaranggala ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, oh.
Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, Ikaw lamang, Jesucristo, ang kapatasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin, ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay, mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karuahe sa Efraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dagat magkabila mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking Hari, ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila
ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Diyos ko at aking hari, upurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa, kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupulihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang gabi sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana.
Gayun din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Minsan po ay may isang taong nagre-reklamo sa Panginoon. Panginoon, pagkakabigat naman po nitong krus na ibinigay ninyo sa akin, pwede ka hong magpapalit. Eh sa kanyang pagdadasal ay tumugon ang Panginoon. Sige ka, palitan mo ang iyong krus. Kaya't dinala siya ng Panginoon sa isang napakalaking silid. Maraming krus. Iba-ibang laki. Iba-ibang bigat. May makapal, may manipis. At sabi ng Panginoon siya, yan, pumili ka na ng krus na ipapalit mo sa iyong pinapasan. At ibinaba niya ang krus at nagsimula na siyang pumili ng mga krus na kanyang ipapalit. Ang sabi niya, napakagaan naman itong isa, sabi doon sa isang binuhat niya. Yung isa naman hindi niya mabuhat, sobrang bigat naman ito. Yung isa naman masobrang makapal, pero pagkakagaan. May nakita siyang isang maliit, sobrang bigat naman. At siya'y nagpatuloy ng paghahanap hanggang siya sa may nabuhat na krus. Sabi niya, yun, saktong-sakto. Sakto ang lapat sa balikat. Pwedeng pasanin ng ayos. Sabi niya sa Panginoon, siya, Panginoon, ito na po ang ipapalit ko. At sabi ng Panginoon, siya, sige. Yung krus na iyong ipapalit na yan, yan din yung krus na ibinaba mo kanina. Kumusta po ang inyong krus na pinapasan? Sabi ni Jesus sa mabuting balita, kayong mga nabibigatan at napapagod, lumapit kayo sa akin. Kumusta ang inyong mga pinapasang krus ngayon? Kayong mga nanay, malapit na uli ang 15, bayaran na ng utang. Kumusta ang inyong ibabayad sa utang? Kayong mga anak, baka kayo may dinadalang problema. Buntis, nagtanan, gusto ng mag-asawa, gustong tumigil sa trabaho, gustong lumipat ng kurso. Anong dinadala mo ngayon? Kayong mga tatay, kaya kayo inom ng inom, lasing ng lasing. Hindi mo naman masabi sa iyong asawang tigil-tigilan mo naman ang pagbunga nga. Bawas-bawasan mo naman ang iyong katarayan, kaya magiinom ka na lamang. Kumusta ang iyong krus na pinapasan? Kayo pong may mga sakit ngayon, kumusta? Hindi kayo makalakad? Matagal na kayo naka-wheelchair? Hindi kayo makakita? Hindi kayo makalasa? Kayong mga nag-aalaga sa inyong mga may sakit, kumusta kayo? Maligalig ang inaalagaan, kulit na kulit. Kumusta po ang inyong pinapasang krus? Gusto ba ninyong magpapalit ng krus? Pwede. Pero ang ipapalit dyan ng Diyos ay kung anong iyo ring pinapasan ngayon. Pwede kang magpahinga? Pwede. Yun ang sinasabi ni Jesus sa mabuting balita. Pagod ka na sa iyong problema? Pagod ka na sa iyong pinapasan? Nananawa ka na sa iyong buhay? Napapagod ka na sa iyong mga inaalala? Pwedeng magpahinga. Ang iba sa atin, problemado na nga, ayaw pang matulog. Paano ka makakapahinga? Tingnan ninyo, problemado kayo. Magiinom kayo. Ayaw niyong makatulog, bukas ga, ay natapos ang problema, di kayo hindi. Ay kung ikay na mahinga, kung pumilit kang ipikit ang iyong mga mata, oo, pagising mo, nandiyan pa rin ang problema, pero ikay nakapahinga. Sa ating may mga problema, baka may mga kakilala kayo, ayaw ko nang sumimba. Hindi naman ako natutulungan ng Panginoon. Kaya kapag kalinggo, mag-ESM na lamang, mag-outing na lamang,
O edi pagod din pagpasok ng Lunes, hindi makapasok sa trabaho. Yun ang sinasabi ng Panginoon kapag araw ng Linggo. Iisang oras na ito, kayo'y mamahinga. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban kahit iisang oras. Ang mahalaga, payapa ang kalooban mong ibinibigay sa Diyos ang iyong mga pasanin. Pagkatapos gahon ng misang ito'y bayad na ang inyong utang, digay hindi naman. Pagkatapos ka ng misang ito ay magkasundo na kayo ng iyong kapatid na hindi mo iniimikan, digay hindi naman. Pag-uwi nyo ba sa inyo mamaya ay kasundo mo ng iyong kapitbahay na kagalit, digay hindi. Pero sa pagkakataong ito, kahit isang oras, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ialay mo sa Diyos ang iyong pagod. Ito man lamang ay makatulong para mapanatag ang iyong mga inaalala. Ibigay mo sa Diyos. Hayaan mong siya ang gumawa ng paraan. Kaya nga, huwag kang mahiyang magtanong sa Diyos. Minsan gay nagagalit ka sa Diyos, magalit ka. Murahin mo ang Diyos. Magtampo ka sa Diyos. Pero huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa sa Kanya. Ituring mo ang Diyos na tao. Tingnan niyo inyong asawa. Pagka nag-away kayo, di kayo magkagalit. O bukas, bakit ipagluluto mo pa rin? Ipaghahayin mo kahit padabog. Maging ganun ka rin sa Diyos. Kapag hindi mo alam ang gagawin mo, pwede kang magtampo sa Diyos. Dahil ang Diyos, siya'y hindi Diyos lamang. Siya'y tao rin katulad natin. Mauunawaan niya ang iyong paghihirap. Mauunawaan niya ang iyong mga dalamhati. Pero, huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa sa Kanya. Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asang tutulungan ka niya. Kailan iyon, hindi ko alam. Kailan yung makakamta ng inyong minimithi, hindi ko alam. Dahil hindi naman ako ang Diyos. Pero huwag na huwag kang mapapagod na lumapit sa Kanya. Kaya ito, tama. Kahit gabi na, kahit nang iniisip nyo ngayon ay anong iuulam nyo mamaya, kahit nang iba sa inyo sinasabing, Padre, bilisan muna at kami bibili pa ng pangulam maya-maya gabi na. Kahit iyan ang inyong iniisip, salamat dahil kayo'y naririto. Dahil ito'y patunay natin na kahit kakaunting sandali, gusto mong ipahinga ang iyong sarili kapiling ng Diyos. Tandaan ninyo ang sabi ng Aral Batanggenyo, ang Katesismo dito sa Batangas, number 169. Ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin ang Diyos ang nagliligtas. Sa lahat ng mga pagkakataong mabigat ang krus mo, sa lahat ng pagkakataong hindi mo alam ang gagawin, sa mga pagkakataong hindi mo kayang pasinin ng problema, banggitin mo, Jesus. Yun pa lamang ay isang napakahalaga ng panalangin. Sapagkat ang salitang Jesus ay nagsasabing ang Diyos ang ating kaligtasan. Kaya mga minamahal, sa banal na misang ito, ialay mo sa Diyos lahat ng iyong takot, ng iyong pangamba, ng iyong galit, ng iyong paghihinawa, ng iyong pagod, upang kahit sa iilang sandali, matulungan ka ng Diyos. Hayaan mong ang Diyos ay maging Diyos ng iyong buhay. Ang marami sa atin, kaya lalong napapagod, ayaw pabayaang maging Diyos ang Diyos sa Kanya. Hindi, kaya ko ito. Hindi ako matitinag. Hindi ko aamining mahina ako. Hindi ako papayag na ako'y may kahinaan. Mali! Dahil sa pag-amin at pagtanggap mong may kahinaan ka, tinatanggap mo rin ang Diyos ang gagawa ng paraan para sa iyo. Kaya hilingin natin sa banal na misang ito, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon.
maging Diyos ka ng aking buhay. Sa mga pagkakataong hindi ko alam ang gagawin sa aking problema, sa mga pagkakataong hindi ko alam kung paano bubuhatin ang aking mga krus, halika, pagpahingahin mo ako sa iyong piling kung saan maginhawa ang dalahin at magaan ang pasanin. Pagsitayo po na. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Natitipon bilang mag-anak ng Diyos na may sari-sariling problema at mga pasanin sa buhay, dumulog tayo kay Jesus, bukal ng ating pag-asa at kasiyahan, habang tayo'y nananalangin at sinasabi, Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na ang buong simbahan ay maging bukal ng ginhawa at pampasigla sa lahat ng naghihirap, may sakit o naaabuso, manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na si Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari at lahat ng iba pang pinunong relihiyoso ay magtamo ng biyaya ng Diyos sa kabila ng mga kahirapan sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na ang ating mga pinunong pambayan at iba pang may katungkulan ay magsikap na itaguyod ang kapakanang panlahat at magdulot ng pagkain, tirahan, edukasyon at katarungan sa lahat ng mamamayan. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na lahat ng may karamdaman ay makatagpo ng inaasam na habag at ginhawa sa kanilang mga doktor, mga nurse at mga kamag-anak. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Na lahat tayong natitipon para sa Eukaristiya ngayon ay makalasap ng ginhawa sa Panginoon at maging kasangkapan tayo ng kanyang mahabaging pagmamahal sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Jesus, hari ng habag at kasiyahan, turuan mo kaming maging maamo at mapagpakumbabang tulad mo. Tulutan mong tapat naming tupdin ang aming mga tungkulin upang malasap ang kagalakan ng iyong kalinga at tanggapin ang iyong walang hanggang gantimpala sa langit. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh,
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat,
Ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa amin, ang kariyan mo.
kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palala. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang tanda ng pasasalamat at katapatan sa inyo ng pambansang Dambana, nasa screen po ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Kasalukuyan po nating isinasaayos ang ating extension at ang mga minor repairs ng ating Divine Mercy Sanctuary sapagkat napakarami na pong anay ng ating altar sa kabilang simbahan. Para po sa mga nagnanais makisama o makipag-ugnayan, para po sa pagawaing ito, kayo po ay pwedeng mag-donate via GCash o sa pamamagitan ng aming opisina at ng pamisahan. Ipinagbibigay alam na tayo ay may malalaking mga free parking dito sa ating pambansang Dambana gamit ang ating main arch entrance
na dito po sa bandang likuran, tayo may mga safe and free parking dito upang makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Kayo rin po ay pinapaalalahanan na ang Pambansang Damban ay isang banal at sagradong lugar. Kaya po sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ang mga tama at angkop na kasuotan, lalo na sa pagdiriwang ng mga banal na misa. Ito'y pagbibigay galang sa Panginoong nasa banal na Eukaristiya. At bahagi po ng patuloy na pagpapaunlad ng Pambansang Dambana ad Experimentum, sinimula na noong buwan ng Hunyo ang pagsasagawa ng mga gawaing sakramental gaya ng kasal, binyag at mga katulad nito sa Kapilya ng San Pedro sa Highway. Gayunpaman, ang inyong makikitang kasal sa simbahang ito ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakaschedule na ng mga nagdaang taon pa at napataon namang nakapasabay sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo po ay may katanungan hinggil dito, makipag-ugnayan kayo sa aming opisina. Maraming salamat sa inyong lahat. Amin pong inaasahan na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Kami nakikiusap sa mga gumamit na mga monoblock chairs sa bandang likuran. Kami po'y inyong pakitulungan ng pagpapatas mamaya pagkatapos ng misa. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating koro at sa iba pang mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging dumulog sa awa ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya.